Oh, ayan mga Kawite, mumuot-muot na naman, mabigat ang katawang klase ng ating buwa ng dalo ay darating na. Kumbaga sa bukas o sa makalawa, kaya tayo ay babangon at tumalis na si Talia. Ngayon naman ay di baling hindi maligaw, basta ang ating orasyon sa mukha ay kompleto. Ano? Ayoko na may mga maling kilaang, Diyos ko. Ay, ano gala ang gagawin? Di, wag na munang maligot. Napakalamig pati ng panahon nyo. Hindi, magpatak muna tayo ng ating dark spot. Removal, yan. Para matanggal yung mga pikas-pikas ko sa mukha, di yan. Malaang kortis yan, yan. Daming pekas sa mukha. Pero ngayon, oh, kita nyo naman, paubos na siya ng paubos dahil dyan sa ating dark spot kineme na iyan. Removal, ipupunas nyo lang yan sa inyong test at pakakalatin nyo kung saan meron kayong dark spot. Ang kasunod naman yan ay, syempre, ipapatak nyo ang inyong serum para sa mga straightening wrinkles at kung ano-ano pa. So, ipapakalat nyo lang din yan at hayaan nyo siyang ma-absorb ng inyong balat. Ngayon, pag na-absorb na ang balat, pahanginan nyo ng bahagya. At matapos yung pahanginan ng bahagya, ang gagawin nyo naman diyan ay lalagyan nyo na ng krema. Kumbaga, ang mga cream. Magsuklay muna at baka naman ang itsura mo pagdating doon sa pupuntahan mo ay dugyot-dugyotan ka. Pero epek lang yan. Tapos niya, kumuha ka muna ng jacket. At medyo may kalamigan sa labas. Pagkakuha mo ng jacket, kahit hindi ka naligot, ikaw naman ay sanay ng hindi maligot, lalo na pag weekend, ay epek lamang iyan. Pagkalagay mo ng jacket na iyan, ang sunod mong gagawin, idadakutin mo ang mga krema-krema mong yan at ipupunas mo diyan sa iyong makapal na face. Ngayon, pag napunas mo na sa makapal mong face, ispread mo ang kakapalan ng mukha mo diyan sa kremang iyan. Pagkatapos mong ma-spread ang mga krema sa iyong pagmumukhang makapal, ay effect na iyan. Pwede ka na lumabas at pwedeng-pwede ka nang maglakad nang walang kaaway, walang kagalit, kundi ang meron ka lang ay ang kapal lang muka. Ayos, mga Kawite, spread lang ng ganyan, medyo pataas-taas, pabanat-banatin mo para ang mga wrinkles naman ay sumama at kumalat. Ano? Pagkatapos niyan, ay ayos na, pwede na tayong umalis tayo na. O ngayon, kukunin mo na ang mga susi at saka ang chinelas na regalo ng ating si Talian. Binigyan niya ako ng chinelas. Kita niyo naman, oh, sa Ross lang kami nabili. Akala niyo ba sa Nike kami nabili? Hindi, doon lang kami sa mga mura-mura. Kasi syempre, hindi naman tayo kayamanan. Tama lang ang inyong, ang amin palang pinagkukuhanan yan. Tamang-tama, ayos na. Alam na alam niya ang size ko. Oh. Ngayon, ang gagawin natin, tara na, Kawite, at buksan mo na nga ang sasakyan. At pag nabuksan mo ang sasakyan, umupo ka na dyan at bahala ka na sa buhay mo kung saan ka pupunta, ha? Ngayon, papakita ko sa inyo mga dilaw-dalaw na yan. Ang tawag dyan ay pollen. Ayan ang mga nakaka-allergy. Madaming inuubot, sinisipon dyan. So, may nakita ako, Kawite. Nag-search ako bago ako mamalengke. Ang gagawin ko, pumunta ako dun sa Sari-Sari store na bagong bukas dito sa may... hindi ko alam sa... Ewan ko ba, parang 18 minutes lang dito bago bukas. So, check natin. Tapos may mga pagkain din daw sa ladon. So, i-check natin bago tayo mamalengke na. See you later. Tapos ito na nga yung Sari-Sari Oriental Market Bakery Cuisine. Kung ano-ano na pang nasa loob diyan. So, parang nakapunta na kami dyan ni Talia nung bagong dating kami dito sa San Antonio. Pero tingnan natin, baka nag-iba na siya. Ay, feeling ko nag-iba na talaga siya kasi dati hindi siya ganyan. Dati siya ay parang karinderya lang. Pero parang nag-level up sila. Check natin ang menu. So, ang menu dyan, may mga combos siya. Kaya lang, tuwing Monday to Friday lang, ang sarap pa naman ng mga combo-combo niya. Ngayon, parang per order na, medyo may kamahalan nga din naman kasi nga naman weekend. So, mag-order tayo nitong dinugaan. $12. Ako naman, nakakasakit naman ng bukla. Crispy pata, $32. Pero effect lang yan. Daing na bango, $16. Effect din yan. Ayun, no, sana $17 lang, may tatlong ulam ka na. Kaya lang, hindi naman applicable kasi Sabado ngayon, no? Pero effect sana kung nakapunta ako, no? Ba't ba ang bagal nito? Aba, naku, nag-slow motion na. Naku, kasi hindi ko alam, siguro aksidente kong napindot, mga Kawite, ang mga pagka-slow mo. Yan, pinapakita, tatlo daw ang ulam. Diyos ko, ang bagal! Bilisan mo na! Ano na? Hanggang kailan ka mag-i-slow mo? Ako inip na. Ang mga daliri mo, turo ko ng turo. Tapos papakita ko na nga sa inyo ang mga ambience niya. Yung may mga dalawa pa tayong
sundalong hilaw doon. Tapos, meron din tayong yan, may mga tao din dyan, yung mga Pilipino siguro yan. Pero, ayun ang in-order ko. Papakita ko sa inyo yung special munggo. Yun ang in-order ko. So, dumating na nga ang order ko. Umorder ako ng bukod na dinuguan. Tapos, umorder din ako ng mga maliit na bangus at saka yung munggong yan. Tapos, hindi ko alam na may kasama pala yung dinuguan na kanin. So, nagdaluang kanin. Pero, check natin kung masarap talaga siya. Ano? Kasi, syempre, titikman natin first time natin kakain dito. Yeah, tingnan na natin. Masarap gakawit eh. Dali. Aba. Tingnan mo kung ang unang subo ay ipek agad. Kailangan isabawan mo muna siya ng munggo. Pag nasabawan mo siya ng munggo, siyempre alam mo na ang gagawin dyan. Bakit naman kasi diyan ka kumain kawiti? Meron namang platong inabot sa iyo kanina. May pagkain ka pa diyan, ay punong-puno nga yan. Tikman mo muna. Oh, ang init. Tingnan mo. Mm. Unang subo. Ano? Aba, ay magsalita ka kung ano baga. Pwede na ba o ano? Para alam namin, ah, may pasuka pa, oh. Ayan ang suka sa bangus. Ako'y naglalaway din habang ako'y nagdadab, kumbaga sa kuwan, ano. Sa mga ilalagay, maliit lang yung bangus na yun, pero effect lang din. Papakita ko sa inyo, oh. Parang bislad lang siya, pero effect siya malutong, bagong luto, fresh. Kaya, masarap ang pagkain pala dito sa sari-sari. Kaya lang, mas maganda kung pupunta ako dun sa may mga kombo-kombo, mas makakatipid si Kawiti. Pero tingnan natin yan. Oh, masarap ba? Wow, bongga, nagtitinido, nagkukutsara. At meron pang papanyo. Oh, tingnan mo nga. So, anong sunod mong gagawin? Tikman mo naman yung ano, yung dinuguan. Oh, okay ba? Masarap ba? Asya, sikit, maiwan na muna kita. At diyan ka muna ha, bago ako mag-dub ulit sa susunod ng mga video. Mukha namang nag-i-enjoy ka dyan, Kawiti. So, diyan ka muna. Kumain ka muna dyan. Ano? O, ngayon niya't napikman mo na ang munggo, ay ditikman mo naman yung dinuguan. Ipakita mo sa amin kung anong pagkakalasa niya yung dinuguan. Malasa yan. Pero mga Kawiti, sasabihin ko sa inyo, yung dinuguan nila masarap, napaka-creamy. Tapos, bukod dun sa creamy, ay talagang purong laman siya, hindi siya laman loob. Talagang masarap na dinuguan siya. Nagustuhan ko siya. Kaya lang, mas pinili ko kasing ubusin yung munggo ko at saka isda. Total naman, eh, medyo nagpapaka-healthy ng bahagya si Kawiti. Kineme! Pero, effect talaga ang dinuguan nila. Masarap. Diyan lang yan sa Bandera. Malapit lang. Kung taga San Antonio kayo, diyan lang yan sa Worksback, Bandera. At i-type nyo lang ang sari-sari store at makikita nyo yung mga pagkain na yan. Ano? So, sige na. Tapusin mo ng pagkain mo dyan. Mamamalingki pa tayo. Malilit na naman tayo diyan. At para tayo ay makapahinga na rin, makapagluto ng pansit para kay Talia. Ano?
total naman ako chismosa. Kaya ako pinas forward kasi meron doon nagre-reklamo ng Pilipino. At saka may kasama siyang isang Meksikano at saka I think Meksikanang may lahi din yata yun. Ngayon, ito si babae, ang totoo nangyari diyan ay nagbuka siya na may nag-order sila ng iced tea. Ngayon, yung straw, 'di ba, may papel iyon. Ngayon, pagkatapos nung binuksan niya si straw, tapos inalagay niya doon sa drinks niya. Ngayon, nung pagkakapunta niya doon sa paglagay ng straw niya doon sa drinks niya, napasama yung papel. Tapos, siyempre, nag-alakari na yung ating kapwa Pilipino at sabi niya, lilipat na kami kasi may nakita kaming ganyan doon sa iced tea, ganyan-ganyan. Kaya, medyo chinek na figure out nung parang may-ari o yata o waiter na hindi naman yun madumi. Yun nga yung papel ng straw na hindi naman ang naglagay ng papel ng straw doon ay yung waiter. Ngunit yung bumili. Pero nag-end up pa rin silang kumain doon kasi wala sang choice. Kasi naririnig ko, malayo na yung ibang kainan na Pilipino. So, syempre, yung Pilipino, yung may kasama ka ibang lahi. Pinagmamalaki mo yung kultura natin kaya lang nagkataon na gayon. Hindi ko rin masisisi si ating Pinoy. Pero sa isang banda naman, ay papelaang naman yun ng straw. So, yan naman ipeklaang. Kung para sa akin, well, sila naman yun. Kaya, yun na, chineka ko lang sa inyo mga kawiti ang nangyari dun sa kabilang table. So, yun mga kawiti. Ingat kay Dian at patuloy nating kainin ang dapat kainin niya yung araw na to. At tayo mamamaling kina, Diyos ko day. Ano, di na kayo. Abay, tapos na. Ayos na nga. Bye-bye. Aba, hindi pa pala tapos sa trinake out natin to. Tapos, titingin din tayo kasi parang may nakita akong bibingka at saka yung sapin-sapin na yan. Eh, paborito ni Talia ang bibingka at saka itong sapin-sapin. Pero yung sapin-sapin, hindi siya pwede kumain. Tapos, binigyan ako ni ate na may kulay ang buhok. Tapos, pumunta na ako dito sa Asian Supermarket. At pagbukas mo ng pinto, ay pagkakabaho talaga kasi talagang iba ang tindahan ng mga yan, eh kasi madami silang mga exotic food din dyan na iba-iba ang mga tinitinda, may mga bibe. So, yung mga anggo-anggo niya ay naglalabasan. Ang kita nyo, may mga sinigang mix din sila dyan. Kompleto talaga sila, day. Tsaka may mga karne din sila, tsaka mga fresh seafoods, kumbaga sa kwan. Ngayon, kukuha lang ako ng panggisa. Yan, kita nyo, may mga atay sila, may mga dinugo-pandinugoan. Kompleto talaga sila dyan. Kaya lang, ay siyempre, hindi ako masyado bumili ng karne eh, kasi gulay ako ngayon. Tingnan niyo ang presyo ng pampano. At sinasabi ko sa inyong pampano, teka muna, nasan kayong pampanong yan? Yan! Yan ang hitsura ng pampanong sinasabi ko, ay $7 ang isa. Ano naman ako, loka, para naman bilhin ko yan. Ang tilapia, $6 ang isa. Hindi rin naman ako loka para bilhin ko yan, kaya pinagbabalik ko yan. Ito, minakita akong kangkong, $6 din. Ala! Hindi ko kinuha yan, bagamat nakakita tayo dyan ng langka. Tsaka mga saging na sabah, hindi rin kumuha niyan si Kawiti. Pero kumuha ako ng madaming gulay. Siyempre nakakita tayo ng balot. Subukan natin. At pagdating sa bahay, lutuin na natin. Bye-bye!